Hi, I'm Carmina Constantino. Often, when we talk of armed conflict, the tendency is to look at the whys and wheres and hows, and that's okay. That needs to be understood. But we also often forget to think about what comes after, for those left behind most especially, those orphaned by war. Tonight, we set our sights on two groups that have come together. Their aim, help the educational needs of the orphans of the country's fallen soldiers, so that even if their parents have passed on, they won't be left behind. Joining us, Kiel Sandico-Fernandez. She's the head for fundraising and marketing of Hero Foundation, an actor and sports enthusiast and maritime and polo advocate, Diether Ocampo. We know that your organization has been, you know, alive for almost or more than 30 years now, no, since 1988. Tell us about the work that you've done so far, catering and helping and, you know, rearing these children who've been orphaned by war. Yes, so Hero was founded in 1988, as you've mentioned. So this month actually is our anniversary month. Happy anniversary. We are 31 years old now, helping the orphans of soldiers who were either killed in action or were totally incapacitated doing disaster relief work. Mm-hmm. So we give them, because they have lost their breadwinners, Hero would like to give them more sustainable help by helping them finish their education. So we give them stipend support that would allow them to become the future breadwinners of their family. How many kids are we talking about here? Since 1988, we have helped 2,800 orphans, and then more than 1,000 have already graduated from college because we help them from the time that they started schooling, that's grade one, mm-hmm. until college. Grade and one. Then we also help them find jobs pa, mm-hmm. so that they'll become not just graduates but breadwinners mm-hmm. of their family. Diether, we know also that you're a member of the Philippine Coast Guard Auxiliary, but unknown to I think most of us, you've been going around the country visiting camps. Why are you doing that? And this is something that you don't want to, I'm sorry, but you don't publicize it. Why do you go around? Nais ko kasi maintindihan paano ba yung nagiging tungkulin ng mga sanlingan natin pagdating sa mga kasundalohan at mga militar dahil hindi biro yung kanilang pinagdadaanan. So para maintindihan ko lalo, pag may mga nakikilala ako mga senior na mga opisyal, ako yung nagbibigay pugay sa kanila, sa kanilang mga kampo. At doon naman, tinatanggap naman nila kami ng maayos at tinuturo kung paano yung mga nagiging struktura nila doon at paano yung ginagawa nilang pagsasanay. At doon ko na intindihan na hindi pala madali. Karamihan sa kanila, kapuspalad din yung kanilang pinanggalingan. Kaya pumapasok sa ganitong profesyon na umaasa na makatulong sa kanilang mga pamilya. Doon naiintindihan ko yung kwento nila dahil sa unang pagkakataon, pag nilahad nila yun sa'yo, walang halong ano yun. Mm-hmm. They kumbaga, say it as it is, yes. Yun na yun. Kumbaga, yeah. Hindi mo masasabi na ang kwento na to eh, fabricated o ano. Mm-hmm. Yun ang totoong storya. Mm-hmm. Kaya nakaka-relate ako dun sa aspeto na yun dahil ako'y lumaking ulila rin. So I have a story to tell because mm-hmm. you're a military man's wife. Yeah. Mm-hmm. It must give you confidence that there are people like Diether, for example, mm-hmm. and the others who have contributed and donated to Hero Foundation that, you know, I mean, you're way past that already, mm-hmm. but there's this entire community that if God forbid something happens, yes. there's a community right there that will help you along. Mm. We don't go into this marriage naman hoping that you pray and you hope that it will not happen to you, but yes, it will give assurance to military families like myself na if anything happens to my husband, there's a community that will take care of the kids that my husband will be leaving behind. Mm-hmm. So siguro din po that's being in Hero is serendipitous for mm-hmm. me because nobody planned this. I did not plan this. But it's my way na rin po siguro of giving thanks to the Lord for keeping my husband safe in the years that he was assigned mm-hmm. in far off places. You didn't know it, but you were looking at this
picture for a long time. Hindi lang nabubuo pa. Mm. But one of those puzzle pieces was when you were there on the ground, one of those receiving the fallen soldiers from the Mama Sapano incident. And that impacted you greatly kasi nakita mo mga batang mga sundalo. Mabata, oo. At yung mga pamilya kasi ng mga naiwan. Kung makakausap mo bawat pamilya nila, hindi mo basta matatanggap na ito na yung totoong nangyari at kailangan na nilang tanggapin. So bilang isang alagad ng sining, kami naman eh, kung ano yung makapagpaligay sa kanila kahit sa panandaling panahon, eh yun ang aming ginagawa. Kaya lamang, pag naiisip mo, paano na yung mga naiwan nilang mga anak? Diba? Buti na lang, mayroong Hero Foundation kasi yun talaga ang layunin nila. Yung masiguro yung kapakanan ng mga anak ng mga naiwan nating mga magagaling at magigiting ng mga sundalo. And you've always been a children's advocate. You've had the Kids Foundation and this. Dun sa sinasabi kanina ni Kiel that rearing is, you know, part of it as well. Mm. Ano yung maibabahagi mo being the founder of Cockatoo? I mean, for you kasi you could always give money. Let's face it. You could always do that, but you're doing more than that. What are you providing? What more are you providing to these kids aside from just the financial education? Because sometimes you also invite them to come and watch. So may mga pagkakataon sa pakikipagtulungan namin kila Kiel sa Hero Foundation. Nais namin ipahiwatig dito sa mga kabataan na kahit sila, you know, wala namang masama na mangarap. Na kaya nilang abutin lahat. Kung may mga katulad natin na yung magbibigay sa kanila ng oportunidad at maggagabay sa kanila. Kasi minsan, iniimbita namin sila, di ba, manood ng mga pagsasanay namin sa polo. Yung mga polero doon, nakikilala nila. At talagang binibigyan din sila ng pagkakataon para kung gusto nila mag-aral, lumaro, pwede. Wala namang magiging limitasyon yun. Kami, taus-pusong tumatanggap ng mga ano, at hindi namin tinitingnan ang kanilang klasifikasyon sa lipunan. So that's also part of the rearing that you were mentioning a while ago, being part of a bigger community. And I think you touched on one very important aspect is the freedom to dream. Kasi pag nangyari yon sa isang pamilya, mabigat, di ba? It's for a parent to be taken away from you at a very young age without you having a defined future yet. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. But when Diether says something like that, that you're free to dream, we want you to be able to experience that you're free to dream, what kind of an impact does that have on a hero child? That's why it's important that we give them the gift of education. Kasi when you lost the primary breadwinner of your family, syempre may trauma ka na niyan, may lungkot ka niyan. Pero pag natapos yung lungkot, ang susunod mong iisipin, paano na yung mga anak ko? Makakapag-aral pa kaya sila? Kasi po karamihan din naman sa mga asawa ng sundalo, dahil bata pa sila, wala rin mga trabaho. Yung mga asawa ng ano. So talaga pong problema nila yung saan mag-aaral. So pag ganun po na ang problema, financial na, nakakalimutan na po nilang mangarap. But once they're assured that my son or my daughter's education will be taken care of, magsisimula na po ulit silang mangarap na gusto kong maging abogada, gusto kong maging guro, gusto kong maging sundalo. So we are very thankful for groups such as Diether's group na pinapalawak pa po yung mundo nila. Ay, pwede rin pala akong maging atleta. Pwede rin pala akong maging polo cup player. So lumalawak po yung mundo nila bukod dun sa kung ano lang sila exposed. And these partners help us make the world bigger for them. Diether, you mentioned a while ago that you were also young. You were all of just 7 years old when you lost your own father. And in the previous video that we showed, there was this young lady who said every time there's Hero Foundation, she doesn't miss her father as much. She feels the presence of her father. Do you also feel, Diether, that this is your way as well of trying to look or be that father that you lost to these kids that you've been helping? Parang ganun nga yung nangyayari. Because you know what they're going through. I can totally relate. Dahil yun talaga yung pinagdaanan namin. Mahirap. Hindi ganun kadali. At the challenge is,
how to look forward. Kasi pag nandun ka na sa ganung sitwasyon, wala kang choice eh. Mm-hmm. Ang kailangan mo lang gawin is maghanap ka ng paraan. How to cope. Paano mo masisiguro na magiging maliwanag yung kinabukasan. Mm. But there's no guarantee. Right. Yan yung challenge doon, di ba? Nung bata ako, may mga nakilala rin ako na nagpapahiwatig na, oh, basta nandito na kami para supportahan ka. Mm-hmm. And that helped tumanim sa pag-iisip ko yun nung bata ako na pag mayroong mga taong naniniwala sa'yo, yun ang pangahawakan mo. At yun ang maggagabay sa'yo hanggang sa unti-unti mong ma-realize yung mga pangarap mo. Sa ganitong pagkakataon, yun ang ginagampanan namin pareho ngayon. Kasi kami ngayon yung nakakakita ng sitwasyon ng mga bata na parang tumitigil na yung mundo dun eh. Pero kailangan mo ipahiwatig sa kanila. Hindi, hindi. Laban. Hindi ka dyan titigil. Tuloy-tuloy pa. Nandito kami para subaybayan ka. And when you talk to, of course, when you touch the lives of these kids, you ultimately that touch as well the partner who is left behind. Yes. The life of the partner is left behind. Ano yung mga kwento? That they feel that also that they now have a partner? Are they more confident in going through life because there's the Hero Foundation, there are donors like Diether's Cockatoo Polo Cup that are helping them along the way? Definitely, but definitely they feel that they feel taken care of. Na kahit na nawala yung husband nila or yung partner nila, life can go on. Dreams can go on for their children because there are madami pala. Madami po palang willing at gustong tumulong sa kanila. We also have to talk about the sacrifices of the fallen soldiers. I mean, now we're talking about them sacrificing their very life for this country. But as you were going around, even before that happened, they were sacrificing a lot more. Ano yung mga ilang kwento, before we go, ilang kwento ng mga sundalo sa'yo, Diether? Meron dyan na yung na-experience nila, yung bago nangyaring scenario na very similar dun sa Thailand, yung na-trap yung mga bata sa kuweba. Nangyari na muna sa atin yan, kaya lang hindi lang masyadong napag-usapan. May mga ilang mga tao na pumasok dun sa inactive na mining area. Eh, biglang nagkaroon ng malakas na ulan, kaya natrap sila dun sa loob. So, sa ganung pagkakataon, pag pinatawag ang mga sundalo, wala silang choice kundi gampanan yung kanilang tungkulin. Ngayon, walang kasiguruduhan na magiging safe ang operation. Kasi sila mismo, ibubuwis nila ang buhay nila para sagipin itong mga tao na nandun. Sa ganyang kwento, araw-araw sa tuwing sila ipinapatawag, doon ko na-realize na hindi ganong kadali ang kanilang tungkulin. Kaya malaki ang respeto ko sa mga sandingan natin sa mga militar na mga sundalo. Dahil bawat oras na lumilipas para ma siguro nila na tayo'y makakapag-usap ng tahimik dito, walang gulo. Kumbaga yung peace and order eh, laging nandyan sa buong Pilipinas. Yun eh, 24/7, halos, o dire-direcho, walang tigil na nangyayari. So, for you, Kiel, I think it's very clear that, you know, as these soldiers, these men and women in uniform sacrifice a lot for this country, Hero Foundation is giving that assurance that if the need comes, you know, the help is going to be there for them. Yes, and help is only possible because we are a purely funded by partners, by donors. It's a private organization, and help is only possible. We can only exist because of groups such as Diether's group and other donors. So kung wala rin po yun,
hindi rin po namin matutulungan yung mga bata. Mm-hmm. Hindi rin namin mapagpapatuloy yung kanilang pag-aaral. And it's sad na when there's no big news such as the Marawi or yung mga malalaking mm-hmm. ingay, wala po masyadong pumapasok na donasyon kasi hindi po naririnig ng mga tao. But Mr. Diether is correct. It's a 24/7 job. Every day there is a risk that these soldiers will not come home to their families. Every day there is a risk that there will be a new orphan. And if you don't give your support, yun nga, business case siya eh. We don't realize that we're only able to do all these things because our military protects us. Yeah. And the military that protects us, they don't have the assurance that they will come home alive. What? So the continuous ask for support of private individuals and private organizations, they mean a lot.